Kaugnay ng binabantay nating Bagyong Mars, ay makapanayam natin live si Veronica Torres, weather specialist mula sa PAGASA. Veronica, magandang umaga. Magandang umaga din po sa inyo dyan, pati na rin sa ating mga tagasubaybay. May nagbago ba sa track ng bagyo? Sa kasalukuyan halos pareho pa nga rin yung nakikita nating track compared sa mga naunang track natin kung saan nakikita nga natin posible pa rin yung bandang between ng northern, extreme northern Luzon at northern Luzon area, yung kanyang tatahaking area. Nag-landfall na ba ito, Veronica? Hindi pa po ito nagla-landfall, pero ang nakikita nating possibility, posible ito mag-landfall or pass very close sa may Babuyan Islands or sa may northern portion ng northern Luzon na landmass. Mm-hmm. Pero ngayon, anong mga lugar ang sinasalanta nito kahit hindi nag-landfall? Sa ngayon, pinakamataas na signal nga na ating na-erase ay umabot na nga tayo ng signal number 4 kung saan ito ay sa may northern portion ng mainland Cagayan, kabilang na ang Babuyan Island, pati na nga rin ang northeastern portion ng Apayao. Signal number 3, mm-hmm, sa southern portion ng Batanes, rest of Cagayan, rest of Apayao, Ilocos Norte, at northern portion ng Abra. And then, signal number 2, nalalabing bahagi ng Batanes, northern at central portion ng Isabela. Then, the rest of Abra, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, northern portion ng Benguet, Ilocos Sur, northern portion ng La Union. At signal number 1, sa nalalabing bahagi ng Pangasinan, nalalabing bahagi ng Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet at Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portions ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, at ang northern portion ng Zambales. Kagabi, naranasan yung malakas na thunderstorm sa Metro Manila. May kinalaman ba ang Bagyong Marce dito, Veronica? Po. So itong si Marce, may kalayuan ito sa atin, sa Metro Manila. Mm. Kaya ito, yung mga thunderstorm is mostly ay due to purely localized thunderstorms. Localized siya. Kailan na aalis si Marce? Opo, base nga sa ating latest na forecast track, itong si Marce ay posible nang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o gabi. Bukas. Metro Manila, kamusta weather ngayon? Po, sa ngayon, inaasahan pa nga rin natin yung partly cloudy to cloudy skies condition sa Metro Manila. Pero ingat lang sa mga chance ng mga localized thunderstorms. Salamat, Veronica Torres po, weather specialist mula sa PAGASA. Ingat! Salamat po, ingat po.